Magandang 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 umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropok, and welcome sa aking channel, ang Daddy Ko World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, and ang pag-uusapan natin ngayon is yung mga taong patalikod tumira, no? Or in English, dumpster. No? Ano pa? Mga tropa, no? Meron ba kayong mga kakilala? Ano pa? Mga kilalang tao, kaklase, katrabaho, kakilala, na ang hiling tumira patalikod. Yung mga tipo ng tao, ano po, yung mga tipo ng tao na kapag kausap mo, harapan, no? Yung dalawa lang, eh maayos kausap. Pero pag oras na ng gisahan, ikaw yung tinitira patalikod. Yung kapag nakatalikod ka, wala ka, kung saan ka man kasi nagpumunta, eh ikaw yung tinitira. Yung kumukuha lang ng excuse me po. Yung kumukuha lang ng impormasyon sa'yo, no? Para meron lang maitira sa'yo sa harap ng ibang tao. Of course, nakatalikod ka. Kasi nga, ano kayo eh? No? Tropa kayo eh. No? Tropa ko is kayo eh. Pero hindi mo alam na tinitira ka ng patalikod. No? At ang unang tanong dyan, bakit ko ba tinanong kung meron kayong kakilala? Ano pa? Hindi ko alam kung alam mo o nagtatanga-tanga ka lang o dahil wala lang gusto kong maibigan sa'yo kundi ang taong yun. Ano pa? Merong ganyan. Mga tropa ko. No? Kasi hindi ko alam kung saan pinaghimbayag ni Judas itong mga punyemas na to. No? Nang hilig kang tirahin patalikod, pwede naman paharap. Mas maganda yun, di ba? Kasi harapan ng tirahan. Pero yung titirahin kang patalikod, baka nang gina naman ulan. Di ba? No balls? Di ba? Bae? Di ba? Ito kadalasan. Tingin ko to normally, no, sa babae meron talagang ganito normally, no, hindi ko po alam, comment po down below kung sa babae talagang nangyayari to, pero meron din naman sa mga lalaki kasi kadalasan ng mga gumagawa nito o mga taong tumitira patalikod, ito yung mga taong gustong umangat sa buhay, ano po, na wala nang ginawa sa buhay kundi maghanap ng butas sa'yo. No? Kumbaga, kung may bigang ka ng taong pupukpok sa'yo ng bato sa ulo, sa likod, hindi sa harap. No? Kung may bigan ka ng ahas, ganun po. But, normally, most of the time, no? Ito yung mga tipong ng tao na wala kang choice kundi pakasamahan. Diba, either kaklase mo yun na matalino o kaya ibinigay lang talaga sa'yo ng tandaan ng makilala mo para maging thrilling yung buhay mo. Ano po? Yan po, talagang ganun ka sa club ang buhay, pero para sa mga ganitong ano, para sa inyong mga tropa ko na merong ganitong kasama sa buhay, eh isipin nyo na lang po, no, na kayo mahimbing kayong matutulog pero sila nag-iisip kung paano kayo papabagsakin, no, kung ang gagawin nyo lang po eh pabayaan sila, no, magsasama rin yan kasi ipakita nyo na walang epekto yung ginagawa nyo, maiinis kayo, oo, pero huwag yung ipakita sa kanila na naiinis kayo kasi yan yung nagpapasaya ng buhay nila eh, yung maasar ka. No, yun yung
yun yung nagbibigay ng kulay sa buhay nila. No, yung maging miserable yung buhay mo through that, through dog style. Dog style. No. So, yun mga tropa ko. Ano ba yung bell na yun? No. So, mga tropa ko. No. Hindi mo talaga maiwasan yung ganitong tao. No. Yung pag magkakasama kayo, nandiyan ka, wala siyang masabi sa'yo kundi mabubuting bagay. No? Mabubuting kung anumang shit ang lumabas sa bibig nila. Pero kapag nakatalikod ka na, ang sasabihin niya dun mismo sa mga taong kinakausap niyo eh, keso ganito, keso ganyan, lahat na ng baho mo sa mundo, alam na ng buong mundo na hindi mo alam. Diba kasi wala eh, tiwala ka sa taong yun, parang nothing, no? But yun nga, no, mga tropa ko, for me, sa mga taong to, no, sa mga taong patalikod tumira, naaawa po ako sa inyo, no, and ginalulungkot ko man po on how come you get in that life. No, I don't know if you just chose it o talagang yun lang talaga yung capacity nyo na hanggang dyan na lang, no, manira na lang ng ibang tao para lang ma-achieve kung ano man yung gusto ma-achieve. Diba, naawa po ako sa mga ganitong tao. No, at ikaw, no, kung may kakilala kang patalikod dumira, try mong panood. No, try mong panood sa kanila. Para naman mahimasmasan yung mga buha ka ng ilang yan. Ano pa? No, i-share mo lang. Kung friend kayo sa Facebook, i-share mo. Pero malamang sa malamang, ito yung mga tipo ng tao na hindi mo talaga i-add sa Facebook eh. Diba? Ito yung mga tipo ng tao na dapat i-copyright. No? Kasi ika-copy niya yung ipopost mo sa Facebook, tapos isisiwaan niya, tapos siya pa yung unang mag-comment, tapos comment niya doon first. No? Mga ganyan yung mga buha ng inang yun. Ano po? So, ano bang benefit ng mga ganitong tao? No? First of all, I think, no, kaya sila ganito, no, epekto sa kanila nito is, of course, achieve what they want to achieve. Umangat sa buhay, no, or, yun, get the goals, stuff like that, regardless kung ano man yung mararamdaman ng iba. And, tingin ko yung sumunod is, satisfaction, no, kasi, yun nga eh, yung mga gandang tao, malungkot ang mga buhay ng mga bunyetong to, no? And yung pagtira ng patalikod, yun yung nagpapasaya sa kanila. Kaya mga tropa ko, kung ikaw eh mataas naman na pinag-aralan mo or may pinag-aralan ka, no, kahit hindi ganun kataas pero nakakaintindi ka ng mga ganitong sitwasyon, eh I think ikaw na lang umintindi. Kasi you should show pity on them. Kasi yun lang yung kaya nilang gawin. Di ko ba? Yung tumira lang ng tumira sa patalikod. So, baka nasasarapan sila sa ganung estilo ng buhay, no? Nadadalian sila kasi patalikod nga yung tira nila. No, well, no hassle. No, but yun. Depende sa inyo kung paano i-handle. No, and I don't want to elaborate further on this kasi wala lang, I just observe them and syempre, of course, para magka-content. Pero kung ikaw, no, ba't din mo matang? No? Oh? No, ikaw, may kakilala kang ganito. No, bakit ano mo naman? Pakishare mo na lang to. Of course, nag-benefit ka. No, nag-benefit ako. Ilabas ko sa loobin ko. I-share mo.
para napakaawa butik. No, hindi. Yun lang mga trapon. No. Itong mga doggy stylers na to, eh, wala tong ma-achieve sa buhay kundi pagbagsak. No. Siguro, kung makukuha nila yung goals nila, hindi ka magiging fully happy. Diba? Kasi nakatapa ka ng ibang tao. No, so darating yung time no, no, ma-realize po yan ng mga yan no. So kung ikaw nanonood na naka-headset, huwag mo na pong gayahin yung gantong estilo no. Ang kailangan mo na lang gawin eh, mag-like, share, comment, subscribe, at click mo na rin yung bell button para sa aking update, para sa aking daily vlogs. Yun lang kailangan mong gawin. Diba? Tapos ipa-alaw mo na rin ako sa aking Facebook page, Daddy Cool at Daddy Cool Fever. At sa Twitter, Daddy Cool at Daddy Cool Fever. No? Yun lang yung kailangan mong gawin. At yun. Maraming maraming salamat. Tapos na wala. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking walang kakwenta-kwenta mo. Walang kakwenta-kwentang topic ngayon, pero alam ko nakaka-relate ka. Kasi may mga ganda talaga. Maaligid na itong mga buwakan ng inang ito. No? So, yun. Thanks for watching for today's video. And see you when I see you. Kasi sinabi ko na yung outro ko eh. And parang ang pangit ng labas ko ang putik. Bye-bye. Limba! Everybody shake it, baby.